Sa Taguig, nag-operate ang mga taga-bantay sa Gabal ngayong pong umaga. Kaya detalye po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Johnny, good morning. Sari-saring mga nakahambalang na mga sasakyan at mga halaman sa kaliang inalis ng MMDA sa isinasagawa nila ngayong bantay sa Gabal operation dito sa bahagi ng JP Rizal Extension sa Taguig. Koni, nahatak ang ilang mga motorsiklo na nakaparada sa sidewalk. May ilang nagmadali na kunin ang kanilang mga sasakyan bago pa ito mahatak ng MMDA, katulad ng isang manong na nakita natin na naliligo pa at kumaripas para hindi makuha yung kanyang motor. May ilang din mga ginawang bahay na ang tabing kalsada na giniba ng MMDA. Kasama rin inalis ang ilang mga tindahan na sumasakop sa mga sidewalk na nagiging abala para sa mga pedestrian. Ayon kay Gabriel Go ng MMDA, ang dilid sa kali ay tinawag sa kanila kaya agad nila itong inaksyonan. Bukod sa JP Rizal Extension, ay may mga pupuntahan pang ibang mga kali ang MMDA para malinis ang mga sidewalk. Para sa mga mahuhuling mga motorsiklo, magbabayad sila ng 2,000 pisong multa, bukod pa yung 1,000 towing fee. Andito pa rin tayo ngayon sa JP Rizal Extension at dito, Connie, ang problema naman ay yung mga plantita. Ginagawa ng garden yung sidewalk. Kaya nakatatlo na mga ganitong klaseng garden sa sidewalk ang binabaklas ng MMDA. Wala namang multa, pero kinukumpiska yung mga halaman ng mga plantito at plantita dito sa JP Rizal. Connie? Oh, pero itong mga ganitong klase ng habulan, ika nga, di ba? Pagka nawala yung bantay, Joseph, alam naman natin bumabalik din. Ano naman ang sabi ng barangay para naman meron silang kumbaga pananagutan ba dito sa mga ganitong pagbabalik naman, ano, pagbabalik-balik ng mga ganyan pong pasaway? May ilang mga proposal na naiisip yung MMDA. Kalimbawa, lalagyan na ng railing yung mga sidewalk para hindi na sa kumbaga masampahan ng mga illegal na mga parking. Pero yan ay pinag-uusapan pa at pagpapalanungan pa. Ang sinasabi naman ng MMDA ay patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Pero yun nga, kahit naman may mga napag-usapan na ay alam mo naman tayo, hapon pa lang siguro babalik na yung ilan dito. Pero sana naman hindi, Connie. Alright, maraming salamat, Joseph Morong. Sugatan ng isang babae at pulis sa pang-hostage ng isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Dito naman sa Davao City, patay ang driver at pahinante ng isang truck matapos matusok ng mga bakal na karga nila. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, bumaba ang isang pasahero sa pedestrian lane sa harap ng cargo entrance ng Davao International Airport. Agad siyang tumawid kahit nakagaw pa ang traffic light. Tila nakipagpatintero pa siya sa mga sasakyan. Para maiwasan siya, biglang huminto ang isang truck. Dahilan para pumasok sa ulo ng truck ang karga nitong mga bakal. Natusok nito ang driver at pahinante na sina Nestor Doronio at K.R. Razonable. Ang gilak sa katong sa mga bakal, ma'am, mga 70 kabuok, is marag na nakuan, ma'am, ang tali. Marag na tanggal pa. Na dusen siya. So, mo to ang rason, ma'am, kung anong nidiritso ang bakal dito sa duha ka sakay sa truck. Walang pahayag ang taong tumawid na nasa kustodiya na ng pulis. Disidido raw ang pamilya ng mga namatay na magsampa ng kaso sa kanya na napag-alamang isang airport security assistant. Hindi rin lusot sa kaso ang jeepney driver na nagpababa sa kanya. Sa Cagayan de Oro City, isang babae ang hinostage ng isang lalaki. Nakaakpay ang lalaki sa babae sa labas ng isang bahay. May hawak siyang gunting. Ang insidente, nirespondihan ng mga pulis at miyembro ng SWAT. Nakipagnegosasyon ang sospek na humingi ng sasakyan para makauwi sa Lanao del Norte. Nakumbinsi siyang sumakay sa patrol car pero di pa rin niya binibitawan ang biktima. Hanggang sa tuluyan nang maaresto ang sospek at nailigtas ang biktima. Ayon sa pulisya, galing Baroy, Lanao del Norte ang sospek at naglakad lang para makarating sa Cagayan de Oro. Dili sila kaila base sa investigasyon sa Police Station 4. Umakini siya kalit lang misulot sa balay sa maong babae na yung biktima o yung
kuan lagi gitiunan niya og kagunting. Sugatan naman sa insidente ang babaeng biktima at isang pulis. Sinubukan ng GMA Regional TV na kuna ng pahayag ang suspect pero hindi na siya pinakausap sa media. Mahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Sa Kalinog, Iloilo, patay ang isang minor de edad na babae nang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa gutter at poste ng kuryente. Ayon sa Kalinog Police, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nawala ng kontrol ang biktima sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon. Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napinsala ng pagguho ng lupa ang anim na bahay sa Barangay Masyag sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ang isang bahay tila nakatagilid na. Humiwalay na rin ang ilang bahagi nito. Sabi ng isang kagawad ng barangay, nagkaroon doon ng tension cracks matapos lumambot ang lupa. Madalas daw kasing umulan sa lugar. Nananatili muna sa evacuation center ang anim na pamilya na apektado ng pagguho. Wala namang nasaktan sa kanila. Nagsasagawa na rin ng damage assessment ang Bagumbayan MDRRMO. Kaugnay naman po sa latest sa low pressure area sa Mindanao at posibleng pagkakaantala ng La Nina, live po nating makakausap sa Balitang Hali si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Ma, magpapatuloy po ba yung pagpapaulan o pag-uulan po ng LPA sa Mindanao at kailan po ang inaasahan nating paglabas naman ito sa bansa? Yes, sama po kayo, no? Ngayong araw po ay may minomonitor tayong LPA and as of 3 a.m. today, nasa 45 kilometers east-northeast po ito ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. At embedded o nakapaloob po ito sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ito LPA po at yung ITZZ, basically sila po yung magdudulot ngayong araw ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, mga pagkidat at pagkulog po, lalo na sa may Dinagat Islands, buong bahagi po ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Laguna at Rizal. Kaugnay naman po sa La Nina, ano po ba yung dahilan ano, kung bakit po posibleng maantala raw ito? At kailan ho ito inaasahang tatama ba? Yes po, in terms naman po sa La Nina, so currently po yung status po natin ng ENSO ay nasa neutral condition po tayo ngayon. No? Tapos nakikita po natin na magkakaroon po tayo ng developing La Nina by September, October, November. Pero yung epekto po nito ay posible na latter part of the year pa po. So parang nagkakaroon po tayo ng konting delay pag tungkol po dun sa epekto niya na po dun sa atin. So, yun po. Hindi naman po siya mantala. Posible pa rin po tayo magkaranas ng La Nina ngayong bear months and then yung epekto po nito ay posible end of the year hanggang early next year po. I see. Pero kahapon po, ano, talaga maraming namangha sa kulay orange na kalangitan na may rainbow pa. Pwede ho bang makipapaliwanag lamang, ano, kung ano ho ba itong tinatawag dito at bakit nangyayari ito? Yes, tama po, no? So kahapon po yung magandang kaulapan po natin ay nangyari nga po siya, sunset po o palubog po yung araw po natin and then halos kakatapos din po ng mga pag-ulan. So meron pa pong mga suspended na water droplets po dun sa ating sa atmosphere po natin. So yun po yung meron po tayong tinatawag na refraction po, no? So dun po na-form yung rainbow po natin at kumakalat po yun. So yung reflection po o yung refraction po ng sun ay kumakalat po sa iba't ibang direction dahil nga po dun sa raindrops po na suspended pa rin po sa air. So kaya po tayo nakaranas ng ganong kulay ng kalangitan kahapon tsaka meron din pong na-form na rainbow. Ayan, mas maraming mga magagandang kalangitan sana pa na makita tayo sa mga susunod na araw. Thank you po sa inyong pagbibigay oras sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Salamat po. Magandang hali. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. All set to be a daddy na talaga ang baby singer na si Justin Bieber. Sa kanyang recent Instagram pictures, spotted sa isang boat adventure si Justin at kanyang wifey na si Hailey. Kitang-kita ang kaswitan ng dalawa habang hawak ni Justin ang tummy ng kanyang misis. Viral online ang picture na pinusuan ng mahigit 6 million netizens.
Muling kinilala ang GMA Network bilang highest ranking media company sa Southeast Asia. Base po yan sa Tubular Leaderboard Worldwide Rankings nitong Mayo. Panglabingwalo sa buong mundo ang Kapuso Network sa entertainment and media category. Noong Mayo rin, naitala ng Tubular Labs ang mahigit 3.7 billion views sa official social media accounts ng GMA Network. Ang Tubular Labs ay isang kumpanyang nag-a-analyze ng online content at interest ng audiences sa iba't ibang social media platform. Mga Kapuso, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Nagpa-wow ng mga dumalo sa isang event sa Germany ang isang lalaking binalanse sa kanyang ulo ang 9 na pint ng alak. Siya po si Mohammed Albanarwe na kilala bilang Balance Master. Mula sa isa, papatungan niya ng 2, sabay tatayo at dadagdagan pa ng 2 row ng 3 serbesa ang kanyang ulo para makabuo ng pabaliktad ha, na pyramid. Habang binabalanse yan, kaya niya pang maglakad-lakad at makipagkulitan sa mga dumalo sa event. Kaya ang football fans, ayun, pinalakpakan po ang paandar na yan. Kaya naman, wow! Bukas daw ang Philippine Coast Guard na makausap ang China Coast Guard para pahupayin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, hihintay nila ang desisyon ng Department of Foreign Affairs o ng National Maritime Council kung magkakaroon ng pag-uusap. Naniniwala ang PCG na wala namang mawawala kung mapag-uusapan ang mga issue. Ang DFA una nang kinumpirma na nagpadala na sila ng note verbal sa China kaugnay sa pangaharas ng CCG sa mga taga-Philippine Navy sa Ayong Inshol noong June 17. Nagbabala naman si DFA Secretary Enrique Manalo kaugnay sa pagkalat ng peking impormasyon tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Para malabanan yan, mag-uusap ang Pilipinas at Amerika tungkol sa cyber digital policies ng 2 bansa. Calling all blackjacks, ready na ba kayo for 2021 to come back home? Usap-usapan kasi ngayon ang posibleng comeback or reunion ng K-pop supergroup matapos mapabalitang may meeting sila sa isang executive producer. Kinumpirma yan ng YG Entertainment pero wala nang idinagdag na detalye. Last May 17, nag-celebrate sina Dara, CL, Bom at Menzi ng kanilang 15th anniversary as a group. This coming September naman, magpapakilig muli sa fellow fans ang South Korean actor na si Wee Ha-jun. Para yan sa kanyang 2024 fan meeting tour na A Wively Day. 2023, huling bumisita sa Pilipinas si Ha-jun para rin sa isang fan meet. Mas nakilala ang Korean heartthrob sa kanyang role sa Squid Game, The Midnight Romance in Hagwon at Gyeongsang Creature. Huli kam ang pamamaril sa loob na isang computer shop sa Samal Island sa Davao del Norte. Kita ang unang pagbaril sa binatilyong 14 anyos. Kahit natumba na ang biktima, binaril pa ulit siya ng salarin. Nakatayo pa ulit ang binatilyo at tila nakipambunong pa sa sospek na nooy palabas na ng computer shop. Kalaunan, nakita ang binatilyo na nakahandusay na sa kalsada. Sa hindi kalayuan, natagpuan ang bangkay ng isa pang biktimang 16 anyos na binaril din ng sospek bago tumakas. Wala nang buhay ang 2 biktima ng dalhin sa ospital. Naghahanapan ng ibang CCTV footages ang pulisya para matuntun ang namaril at sinasabing isa niyang kasama. Kumpirmadong pagmamayari ng nawawalang beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli ang natagpo ang sunog na sasakyan sa Capas, Tarlac. Nagsubmit na ng debris sample sa fire laboratory ng DFP National Headquarters ang Capas Fire Station para malaman ang sanhi ng pagkasunog ng sasakyan. Hawak na rin ng PNP ang CCTV footages pero hindi muna iyon ilalabas habang gumugulong ang investigasyon. Patuloy rin daw ang kanilang backtracking sa mga dinaan ng lugar ng SUV mula Pampanga hanggang Tarlac. Ang insidente nakarating na rin sa Israeli Embassy. Nakikipagtulungan na rin daw sila sa PNP at LGU kaugnay sa investigasyon. Nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga kaugnay sa ilang issue kabilang ang resignation ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. May ulat on the spot si JP Soriano. JP?
At Rafi, mga kapuso, sa pagdalunga niyang Pangulo sa isang event ng Dole ay nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa resignation ni VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary at narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Dahil sa resignation ni VP Sara sa Marcos Cabinet, natanong ang Pangulo kung buo pa ba ang unit team. Sabi ng Pangulo, Rafi, hindi pa rin nagbabago ang unit team. Paliwanag niya, hindi naman naging parte ng unit team ang PDP o Partidong Demokratikong Pilipino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ng kasalukuyang vice-presidente. Si VP Sara ay kabilang sa hugpong ng pagbabago regional party. Sa pagkatapos daw ng Linggo, mag-aanunsyo ang Pangulo ng bagong DepEd Secretary. Kaugnay naman sa isyu ng insidente sa Ayungin Shoal itong June 17. Sinabi ng Pangulo na tila hindi na sasapat lang ang pagpapasomon o pagpapatawag sa Chinese ambassador at paghahain ng diplomatic protest. At sabi ng Pangulo, we have to do more na raw. Pero di pa idinetalye ng Pangulo kung ano ang more na ito. It's not armed. Mm-hmm. Walang pumutok. Mm-hmm. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. But It was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially illegal action that was taken by the Chinese forces. Sir, at Rafi, wala naman daw komento ang Pangulo sa pagkakaabswelto ni dating Senadora Laila De Lima sa kanyang mga drug cases, sabay giit na hindi raw nagbabago ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas at sinabing wala raw jurisdiction ang ICC sa ating gobyerno. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. From California, USA, ang bida natin ngayong araw. Alagang aso siya ng Pinoy roon na si Elia Manuel. Kinagigiliwan ng netizens dahil sa kanyang nakatutuwang reaksyon sa kaibigan. Hindi maitago ang excitement ng asong si Storm sa harapan ng salaming ipinto. E todo kawag ang buntot dahil susunduin pala niya ang kaboritong kalaro. Buti na lang, hindi istrikto ang fur parents ni Oso. Kaya pinayagang lumabas at karipas agad ang dalawa sa pagtakbo. Wantasawang habulan hanggang magkapaguran. Umulan man o umaraw, BFF o best fluffy friend daw ni Storm si Oso. Ang oh-so-cute moment ay halos 600,000 views na. Trending! Napaka-good vibes nitong mga ganito, eh, di ba? Napaka-simpleng buhay. Oo, maglalaro lang. Oo nga. Correct. Alam mo, buti pa yung mga asong ito marunong maglaro sa labas. Yung mga bata ngayon, puro gadget sa bahay na lang. Kailangan may susundo. Kailangan silang turuang mag-gadget. Mama-addict din sila. Kaya nga eh. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.